Itong message na to, pinadi-deliver to ni Evel, hindi para sa inyong mga vlogger, kundi para sa lahat ng mga nanonood. Ang sino mang maniwala kay Jan ay hindi kikilalanin ni Evel. Tapusin na itong issue na to kasi si Evel ang nasasaktan. Nasasaktan siya hindi dahil nasasaktan sila, kundi nasasaktan siya kapag nakikita niyang hindi kayo at peace. Pag nakikita niyang may burden sa mga puso niyo. Hintayin yung lumabas si FLM. Paglabas niya, siya lahat ang tatapos sa kung ano mang hinagpis na meron kayo. Ayun lang, pinasasabi ni FLM na ang sino mang maniniwala kay Jam o ang sino mang makikipagkagrupo kay Jam ay hindi kikilala rin ni FLM. Siguro para kung mahal nila, kung mahal niyo si FLM, ang totoo niyan is kaya naman lumalakas yung loob nila mientras pinag-uusapan niyo sila. Nagkakaroon sila ng views eh. Huwag niyo na lang pansinin. Para naman diyan kay Jam, ayoko na marinig yung pangalan mo. Ni sa Alintahap ko, ayoko marinig yung pangalan mo. Para ko sa mga viewers, siguro sa atin lahat, sabihan nyo rin yung mga viewers nyo na huwag nang panoorin yan. Huwag nyo nang pasirin, huwag nyo nang patulad. The words from FLM is very simple. Kung sino ang nagtutuloy ng advokasya ni FLM, the mayaman challenge itself, yon ang ina at kapatid ni FLM. Uulitin ko, blood give you relative, but loyalty give you family. You are FLM family. Family that stays together, love forever. Ang relative, maraming relative. Ang family, bihira lang. You are loved by FLM as his family. Hindi yan magkadugo. Ang mag-asawa ay hindi magkadugo. Pero sila ay nagmamahalan habang buhay. Bakit? Because of the loyalty. Kaya sila naging pamilya. Yung loyalty nila sa isa't isa bilang mag-asawa. Ulitin ko, family is thicker than relative. Alright? Hindi blood is thicker than water. Hindi ganun. Family is thicker than relative. Why? Biruin mo, ipagtatanggol mo yung asawa mo kahit ipagpapalit mo siya sa kapatid at saka sa nanay mo. Bakit? Kasi nga yun loyalty nandoon. Ulitin ko, blood give you relative, but loyalty give you family. Yung asawa mo, hindi mo yan relative, pero siya yung makakasama mo habang buhay. Kasi yung loyalty nandoon, the loyalty of love. And both of you are considered by FLM as his family, not a relative, but a family. If FLM goes out, you will hear from the horse mouth. Ulitin ko, you are a family of FLM, not a relative. Mas mahal na mahal kayo. Ayan, ang dami daw na bitin. Ganon? Opo, minsan lang kayo mapadpad dito eh. Sige na naman po, maawa na kayo sa amin. Ano ba ang isa na? Kinalawang yung utak ko dito eh. Kahit yung chorus na lang po. And pero, you... Pero, ang mga maganda, marami doon na ako. Mas lalong nabuo sa puso ko yung mamahal sa tao pa. Anong silbi ng buhay kung hindi mo malalaman din ang purpose? So I finally found the purpose of life. What is the purpose of life? The prime purpose is to live with others and to help others. And the lesson is, if we could not help them, at least let us not hurt them. I've learned to forgive. I've learned to love a lot. I have learned to value little things that I've never valued before.
Senyor. Yung ano na lang daw po, babangon tayo o kaya daw po yung kanta ni Kiko Alfabeto. Bakit mas marunong pa kayo sa akin kung anong kakantahin ko? Kung gusto niyo, huwag na kayo makinig. Huwag na rin kayo mag-supercut. Ba't isoli mo nga sa kang din mag-supercut? Ang pakataray niyo naman, senyor. Okay. Here is the song that I dedicated for all of them. Kung natapos ko ang akin pag-aaral, disinsanan mayroon na akong daan na ikaharap sa'yo at ipag-iyayaran. Sa panaginip lang ako may pagtiliwan. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking ina ang siyang tangi kong pag-aha. Sa panaginip lang ako may magagawa. Tunay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Tunay kaya kong igapos ihip ng hangin. Tunay kaya kong ipagbawal puhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakakantoy na doon lang. Diba? Alright. Manonood ulit ako. Kapag ka marami na naman akong nakita iba-ibang kulay dyan, kakantahin ko yung Decorated My Life. Alright? Thank you, senyor.